Mamatang Jago Joe, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, lahat po ng ating 17K na followers, at lahat po ng mga nanonood sa video na ito. Ay, ginawa ko po ang video na ito kasi hindi po ako mapakali sa garden. Kailangan kong sabihin na ako po ay nai-inlove ulit. Naku po, nai-inlove si ate. Siyempre naman, sa asawa ko lang po ako mai-inlove. Kung ikaw ay may asawa at nai-inlove sa iba, ay itigil po ninyo iyan. Hindi po iyan kagustuhan ng Panginoon. Ginawa ko po ang video na ito para sabihin po sa inyo na hindi muna ako makikipag-follow to follow. Ayan, uulitin ko po ulit. Hindi mo na makikipag-follow to follow ang atilin po ninyo. Siyempre naman po, magpapalubak pa rin ako. Kung sasabihin po ninyo sa akin, ay papalubak po naman ate. O kaya magsisend po kayo ng message sa akin, ate, pa-followback po. Ayan, magpa-followback po ako. Pero yung talagang ano, engagement na talagang makikipagbakbakan po sa inyo, ay itigil ko muna. Ayan po, experiment muna tayo para may sabihin po ako sa inyo, okay? Ang unang rason po ay mag-trial and error po tayo. Kung si Meta ay pinag-aaralan tayo, mag-aaral din tayo. Eh bakit tama? Kasi napag-aralan ko na pala na yung ano 10K ay yan ay isang requirement lang po para mag-monetize ka. Yung follow to follow na iyan ay nakakaapekto pala sa monetization ng iyong page. Yan po ay sabi po ng mga ibang vlogger. Eh sabi ko naman sa sarili ko, I need proof! Saan po ang patunay na ang follow to follow ay nakakaapekto? Kaya nga po, ihinto ko po ang follow to follow, ako na lang ang gagawa. May napanood po akong mga ibang vlogger na 100K na sila, 200, 300, 75K na sila. Siyempre, hindi ako maniwala kasi may 100K na sila. Eh tayo, hindi tayo singer. Hindi naman tayo ano actor o hindi tayo ano napakasikat na tao o kaya ay talented para maging sikat din na mayroon tayong 100, 200K. Kaya sabi ko, ako nga ang magta-trial and error. Ayan, kaya nga po, ang gagawin ko po sa 3 to 4 months ay hindi po ako makikipag-follow to follow muna sa inyo. Titingnan natin kung effective ba para naman meron tayong totoong direksyon. Kaya nga po, kung napansin po ninyo ay 17K po hanggang ngayon ang atin yaw. Eh kasi po mabagal po ang usad kasi hindi na po ako nakikipag-follow to follow o kaya hindi na po ako nakipagbakbakan. Experiment muna tayo mga kabayan, okay? Para meron tayong ano, proof ba? Alam po ninyo, sa totoo lang po, sabi ng asawa ko, i-close ko na po ang aking account. Dahil nga po sa, ano, sa Vietnamese na hacker na iyan, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin naayos-ayos. Kaya hindi po ako nakakapag-monetize. Honey, you should close your account because it is messy and it's not going to go anywhere. Sabi ng asawa ko, honey, I cannot do that because I have people following me. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa asawa ko, mag-monetize ako o hindi, ay ipagpatuloy ko pa rin ang aking FB page. Bakit kamo? Kasi marami na akong inimbitahan dito na makikipag-follow to follow. May nabigyan po ng pag-asa na mag-monetize. O kahit na hindi ako mag-monetize, basta mag-monetize po kayo, ay masaya na po ang atin niyo. Yan po ang aking goal. Kaya nga nung narinig ng asawa ko na maganda pala ang aking adhikain, ay tumahimik na siya. Kasi alam ko po mga kababayan na mas malaki ang aking matatanggap na reward from the Lord. Yun ang i-goal natin, yung reward from the Lord. Kung hindi po uubra ang ating experiment after 3 to 4 months po, ay babalik na po ang atin nyo para ano, makipag-follow to follow ulit. Ayan, para mayroon tayong ano, numero sa ating page para naman masaya ang ate kahit man lang numero lang. Gusto ko pong iklaro na yung 10K ay isang requirement lang po. Ay akala ko kasi noon yung nakipag-follow to follow ako, kung meron akong 10K ay meron na akong kwarta o kaya pera, ay mali pala yun. Isa lang po sa mga requirement ang 10K para makapag-monetize ka. Ayun, klaro na po. Klaro na.
Gusto ko rin po ipaabot sa mga promoters ng Living My Life to the Fullest channel. Kung hihinto po kayo sa pagpo-promote sa aking channel, ay okay lang po, walang hard feelings po. Gusto ko lang po kasing mag-experiment kung talagang yung palo-to-palo ay nakakaapekto nga ba sa monetization. At babalikan ko po kayo after 3 to 4 months po para makipag-palo-to-palo ulit si Ate Len. Ayan! Depende po kung anong sasabihin ni Mr. Meta. Sigahin ko sa mismong account ko po kung ang palo to palo ay okay po. Napag-aralan ko rin po na yung live stream o kaya yung live, magla-live session ka, ayan, pwede kang kumita din ng pera. Magpa-practice po tayo na magla-live kahit na hindi po tayo nagmo-monetize kasi gusto ko rin mag-live! Pero okay lang po yan. Kahit na isa, dalawa lang po ang nanonood, at least meron. Ayaw ko po sa inyo, mga kabayan, ay huwag po kayong mag-stop na mag-upload ng mga reels ninyo. I-submit po ninyo kay Mr. Meta yung mga requirements na kailangan ninyo para makapag-monetize po kayo. Paano bang magkaroon ng star? Ayan, manood po kayo ng mga ibang video ng mga ibang vloggers para magkaroon po kayo ng knowledge. Hindi lang sa akin. Para lahat tayo ay meron tayong knowledge paano ba mag-monetize dito sa FB. Payo ko po sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, ay huwag na po kayong gumamit ng sikat na music doon sa reels po ninyo at sa video ninyo. Para walang rason si Lolo Meta kung bakit hindi tayo makakapag-monetize. Check din po ninyo ang iyong mga requirement dyan sa Pilipinas. I think kailangan nila ang PayPal account ninyo para ilagay nila yung pera dyan. O kaya yung bank account po ninyo, gamit po kayo ng bank account na walang laman po. Yung bank account na iyan ay gagamitin po ni Mr. Meta para ilagay po yung pera ninyo dyan. Okay na po, magpapaalam ang atin nyo kasi meron kaming church ngayon. May church yung mga bata, meron silang youth fellowship ngayon. Kailangan din namin sumama kasi meron kaming prayer meeting din ngayon. Ayan, magdasal na po tayo para okay na ang account ni ate. At syempre naman po, huwag po ninyong kalimutan na i-like, i-share at i-follow ang aking page, Living My Life to the Fullest Channel. Ayan, bye-bye na po mga kaibigan sa susunod ulit na video. Bye-bye! At bye-bye yo!